Hello guys! Kamusta kayo? This is Mommy Jeng PH and may bago na naman akong i-share na recipe sa inyo. Ang kinilaw na dilis. Tara! Samahan niyo ako! Ito ang mga ingredients na kakailanganin natin. Kailangan natin ng half kilo ng dilis. May nabibili ng ganito sa palengke. Yung ganito kalinis, wala na yung ulo, pati wala na yung buntot. So, kailangan din natin ng siling green o siling pansigang, mga isa or dalawa. Siwain nyo ng parang ganyan. And then, luya, siguro kasi laki ng daliri nyo. Bawang at sibuyas, mga ganito yung klaseng hiwa. Suka, paminta, sugar or asukal, and ang asin. Kahit anong klaseng asin pwede naman. Iodized, pwede rin. So, umpisa na natin. Una, kailangan nyong gumamit ng bowl. Sa akin, ginamit ko ang bowl ng bayan. Ang lalagyan na ng ice cream. Ilagay ang dilis sa bowl. Yan. Yan, parang ganito lang siya. Pagkatapos, ihanda nyo na yung asin. Lagyan ng half tablespoon ng salt. Siguro mas maganda kung iodized salt para mas pino na mababad sa dilis. Haluin mabuti. Tapos, lagyan ng paminta, ground black pepper, isunod natin ang sibuyas, ilagay na rin ang bawang, luya, at ang siling pansigang or yung siling green. Ayan. Ngayon naman, i-ready na natin yung suka. Ayan, ilagay na natin sa bowl. Nag-add ako dyan. Siguro half a cup muna ng suka sa dilis. Kailangan kasi yung mga kalahati nakalubog talaga sa suka. Kasi yung dilis o yung isda natin na ginamit natin dyan ay maluluto sa acid na galing sa suka. Ayan o. Yan. So, I think kulang pa siya. So, maya-maya dadagdagan pa ulit natin. Haluin mabuti. Yan. So, tingin ko kulang pa. So, dadagdagan pa natin siya. Gaya ng sabi ko, kailangan medyo half of it nakalubog sa suka. Haluin natin mabuti. Ayan. Yan. Kailangan natin i-achieve parang ganyan. Okay. So, napakadali lang ng recipe na to, no? Hindi mo kailangan lutuin. Again, halo-halo ka lang niya. Perfect siya. Appetizer. So, ngayon, lagyan natin ng sugar or ng asukal. Nag-add ako ng mga 2 tablespoon ng sugar. Neutralize sa asim tsaka sa alat. Tapos, haluin ulit mabuti. Oo nga pala guys, make sure yung fish o yung isda na dilis ay hinugasan nyo ng mabuti. Kasi in-skip na natin yung process na ibababa natin siya sa suka. So, diretso na siya agad. So, kailangan malinis na malinis yung dilis natin dito sa recipe na to. So, yan na. Okay na din yung dami ng suka. So, dito sa recipe na to, nag-add din ako ng 2 siling labuyo
para mas maanghang pa siya. Pero optional na lang siya. Pwedeng hindi nyo nalagyan, depende sa panlasa nyo. Mas maanghang, mas masarap, diba? Haluin ulit ng mabuti hanggang sa manuot yung asin sa dilis. Ayan na! Pwede nyo na siyang palamigin sa ref. Ako overnight nilalagay ko siya, tapos kinabukasan pwede na siyang kainin. Tumatagal siya sa amin ng mga 1 week. Pinakamatagal na yung 2 weeks, pwede pa siyang kainin. Grabe! Nangasim na ba kayo? Grabe, try nyo tong recipe na to, as in perfect talaga siya. Kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like this video and subscribe na rin kayo para sa mga susunod pang recipe na i-share ko sa inyo. Thanks for watching!